Mga kapatid, magandang hapon. Today is Friday, isang maulang hapon dito sa Antipolo, dito sa Autorance. Meron tayong gagawin ditong proseso ng dialysis. Tandaan niyo po, yung aming proseso ng dialysis, hindi po ito yung ginagamitan ng pump. Medyo malakas yung pressure nun. Para sa akin, para sa amin, hindi kailangan ng lagyan ng malakas na pressure kasi yun naman pump mismo nitong transmission ay gumagana naman at yung pressure na yon ang tamang-tama para sa kanya para itulak niya yung mga langis. Sa normal na trabaho niya, nagsisirculate yung langis na yon sa tulong ng pump na yon. So at low RPM dun sa idle niya, pagaganahin natin yon at itutulak niya yung mga langis na naiwan dahil naglagay naman na tayo ng bagong langis doon sa kanyang oil pan. So pagtulak niya ng mga naiwang langis doon sa system, nagpapalit naman tayo ng bagong langis doon sa ating proseso. Dinatanggal niya yung oil pan para makuha yung oil filter, yung ATF filter. Natanggalin natin 'yan, kailangan palitan kasi useless yung ating dialysis kapag hindi tayo nagpalit ng filter. Yung normal na dialysis pagdating sa tao or kung saan mang bagay, yung blood, no, yung fluid paikutin sa makina pati do sa katawan do sa system, lilinisin lang, ibabalik din yung yung pinaikot sa makina. Tayo hindi eh, paikutin natin yung fluid pero yung mga luma aalisin natin tapos saka natin papalitan ng bago. So yung naalis, yung natanggal, yung nabawasan, yun magbabalik din tayo ng ganong karami. At kung kulang pa, susukatin natin yun, dadagdagan natin. So ito na mga kapatid, natanggal na yung filter. Magpapalit tayo nito para hindi maging useless yung trabaho natin. Tapos yung oil niya mapula pa naman. So ang worry natin dito, kung hindi ito makukuha ng flushing at drain, mag-open na tayo ng transmission. Pero pwede rin naman ng magiging problema nito ay naghalo-halo yung kanyang ATF. Baka hindi siya pare-parehas, no? Nagda-top up lang, nagdadagdag lang. Tapos magde-drain, iba yung dati, papalitan ng 4 na litro, iba rin yung dati, nag-mix na. So ngayon, lalagyan muna natin siya ng 8 litro na na Repsol. Titignan natin kung aabot ng 8, pero malamang umabot ng 8 kasi doon sa ating flushing, may tatapon talaga doon eh. May sobrang tatapon doon. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Sa maraming pagkakataon na kami po ay nagbablog at marami rin po ang nagko-comments, karamihan po ng mga subscribers natin at yung mga nanonood po ng ating videos sa ating channel ay nakita po nila yung ating ginawang dialysis. Dialysis po kasi hindi naman talaga siya yung dialysis na lilinisin mo yung oil at ibabalik mo. Hindi po ganun yun. So tayo flushing lang, kaya dialysis lang po. So nung napanood po nila yung video natin, kasi nga po may mga na-experience po silang problema sa mga automatic transmission na sasakyan po nila. Yung jerking na parang sumisipa. Jerking or parang hinahaltak or parang biglang tinutulak. Yung umaandar ka, mawawala, parang mag-slide tapos biglang boom, aabanting ganun. Bakit po kaya nagkakaroon ng jerking? Ano po ba ang cause nun? Ito po ang una. Bawat manufacturer po ng sasakyan ay gumagamit po sila ng kailangan nilang automatic transmission fluid para doon sa ginawa nilang sasakyan, para doon sa performance at para doon sa timpla ng mga pyesa na nandoon sa loob ng automatic transmission. So napaka-importante po niyan. Lalong-lalo na pag ang pinag-usapan ay yung viscosity. Kasi po, meron pong dalawang klase ng ATF. Merong low at high viscosity. Eh so paano kung halimbawa nagkamali ka, yung nakakarga pala sa'yo ay high viscosity, tapos kinargahan mo ng low viscosity or vice versa, magkakaproblema po talaga. Kapag nakagamit po tayo ng automatic transmission fluid na hindi nakadesign doon sa sasakyan, ay magkakaroon po tayo ng problema ng jerking or yung sumisibat or yung tumutulak ng biglaan. Kasi nga po, hindi siya nakadesign doon sa transmission na yon. At pangalawa, magmi-mix siya doon sa hindi niya katulad na timpla at grade ng automatic transmission na ginamit natin. Kasi po mga kapatid, yung mga nabibili niyong automatic transmission fluid na nasa market
ay OEM po lahat yan. Iba po talaga yung grade niyan, iba yung mga additives na inilagay dyan. Kaya po, magkakaroon talaga ng problema, halimbawa, ang kanilang recommendation, ito ay Toyota, at ginamitan mo ng ibang klase ng langis, magkakaproblema po tayo. Maaring hindi bigla-bigla, pero unti-unti ang magiging cost niya doon sa ating automatic transmission. Ito po isang halimbawa, mga kapatid. Sa mga comments po natin doon sa ating mga vlogs, may nag-comment po doon at sinabi po niya na kapag ka malamig yung sasakyan niya, halos hindi umaabante ng maayos. At yun nga yung nag-jerk. Aandar ng kaunti, aabante ng kaunti, tapos biglang sisibat. Pero pag mainit na daw po, okay na. Diyan pa lang po makikita nyo na maaari yung ATF na ginamit niya, kapag malamig ay nagsisit down siya doon sa makapal na langis. At kapag ka umiinit na, saka pa lang siya ninipis. So yung oil na yon ay pwedeng high viscosity yon. At kapag ka umiinit na, numinipis na siya. Di po ba? So yan ay nangyayari sa mga malalamig na lugar. Pero kung naihalo mo nga yung maling ATF doon sa original na ATF, or kung ikaw naman ay nagpa-dialysis sa ibang shop at hindi ka nalagyan ng tamang ATF na nakadesign doon sa transmission mo, magkakaproblema po yan. So ibig sabihin, mali yung nagamit yung oil na kapag kamalamig, kumakapal. Sa tagal ng panahon, halimbawa, ginagamit mo yung sasakyan, nagkakaroon din ng wear yung internal parts niyan, tulad nitong mga plates na to. At iba pang mga umiikot na mechanical dito sa loob ng transmission, kasama na rin yung friction material. So yung wear na yan ay nagdudulot ng mga metal particles, mga ribaba, sabihin na natin, mga maliliit na ribaba. Kaya nga pagbukas nyo ng automatic transmission, may magnet dun eh, para makuha yung mga metal na yan at wag umakyat doon sa yung system. Eh kaso, hindi lahat yan madidikit doon sa magnet. Magbabara ngayon yung ating filter. At kapag ka nagbara yung filter, maapektuhan po yung pressure na kailangan nitong mga friction material natin, kasi ito ang nagtutulak dito, pressure eh. Pag nagdikit-dikit yan, ang nagtutulak dyan, pressure. At kung hihina yung pasok ng fluid dahil nga nagbara yung ating oil filter, mababawasan yung pressure nun. At kung minsan, yan yung mapapansin nyo na dumudulas tapos biglang kakapit. O yung jerking. No, parang minsan sumisipa pa yan. At kung talagang sobrang baba na ng fluid na nakakaakyat dun sa system, dahil nga kulang yung fluid or barado yung filter, yung load nito lalong bibigat. So pagka siya ay kumakapit at bumibitaw, kumakapit, bumibitaw, yan na po yung magiging dahilan. Magkakaroon talaga ng slide. So magkakaroon ng problema itong mga friction disc natin hanggang sa masunog na po yung mga disc na to, yung mga friction material, at kasama na rin masusunog doon yung langis. E paano kung nandoon ka sa pinakamataas na torque na gear, nasa primera ka, talagang mararamdaman mo yun, parang gumaganon po yan. At para masolusyonan po yung problema na yan, ay lagi nyo pong i-check yung condition ng inyong automatic transmission filter. Mga kapatid, ito yung friction material na hawak ko. Ang trabaho nito ay clutch doon sa ating automatic transmission. So ito po ay nag-expand, nag-contract, dumidikit, sumasayad, humihiwalay ng konti. Yun po yung trabaho niya. At yun po ay ginagawa ng pressure na ibinibigay ng fluid nitong valve body. So kapag po ito ay malakas ang pressure, magdidikit-dikit po yan, at itong lining umiikot to. Umiikot yan. Tapos ito naman, nakahinto ito, nakalakto doon sa kanyang casing, no? Yung clutch pack casing. So ito lang yung umiikot. Kapag ka itong mga friction materials na to ay nasira at talagang napupudpud na siya, no? Makakaramdam kayo ng shock. Nakakaramdam kayo na kapag ka, halimbawa, umaandar kayo, nag-shift siya, mararamdaman nyo talaga yung shock. Hindi maganda. Parang merong ugtol, no? Parang may bumabayo or merong kakaibang andar niya, kakaibang kapit. Yun nga po ay dahil nga po nasira na to. Dahil itong friction material, yung kinakapitan din ng lining na yan, ng friction material na yan, ay bakal din. So kung mauubos yung friction material, magbabakal sa bakal na yan. At kung yan ay gagana pa habang pinapaandar nyo, yung bakal sa bakal na yun, magiging napakaingay po yan, maririnig nyo talaga. So kung yan naman ay kumakambyo-kambyo pa, so makakaramdam kayo ng gigil, ng salta, lahat na po yun, mararamdaman nyo na yun. Parang bigla kayong tinutulak, biglang mawawala, mag-i-slide, dudulas siya. At kapag siya ay dumulas ng dumulas,
masusunog na po yan, magiinit yan. Kasi may pagkakataon na kakapit siya at may pagkakataon na bumibitaw, biglang nagje-jerk, biglang humahaltak yung ating sasakyan. At makakarating po kayo dun sa point na hindi na po talaga aabante or hindi na mag-ship yung ating transmission. At para masolusyonan yun, para masolve yun, mga kapatid, overhaul na po yan. Kailangan talagang buksan ang transmission nyo para mapalitan or ma-rebuild yung ating transmission. Yung oil cooler po, ito po ang picture, ito po yung design ng oil cooler. So iyan po, papasok yung fluid dyan sa loob and then lalabas po doon sa pagitan niya. Kapag po ginamitan natin ng high pressure, yung pagpapalit natin, yung pagde-drain natin ng ATF, tapos hindi naman tayo nagpalit ng oil filter, tapos hindi naman nilinis yung oil pan, siyempre nandoon yung ano, nandoon yung dumi. Dahil nga sa pag-aakala na kapag ginamit itong makina na nasa labas, yung external machine na yan, ay malilinis yung loob ng makina dahil magsisirculate siya doon at ilalabas nila yung maruming langis. Ang problema, malakas yung pressure noon. Dahil sa totoo lang, yung automatic transmission, meron na po siyang pump. E na po yung pressure nito para ibuga niya yung ide-drain nating oil. Ngayon, kung lalagyan mo pa siya ng external machine para i-drain siya, ang nangyayari, yung dumi, yung mga metal particles na yan at kung ano pang dumi, yung nandun sa oil pan, papasok yan dun sa oil cooler at magsisiksikan doon sa loob ng oil cooler. Pero syempre, yung design nga nun, may mga sisingit-singitan siya dun eh. So yan po yung nagiging problema. Kaya hanggat maaari, huwag po nating gamitan ng malakas na pressure. Gayahin nyo po yung nandun sa ating dialysis. Daya lang po yun. Pero tandaan nyo po, isa po yun sa pinaka-effective kung magde-drain and refill or magpa-flushing lang po kayo ng inyong ATF. Ang radiator po natin, marami pong mga tubo yan na maliliit, maninipis, tapos may mga pins yan para mapalamig yung tubig. No? Kapag ka ang ating radiator ay dumudumi na rin, nakakaroon ng dumi sa loob, at hindi niya na kayang mapalamig kung paano nung bago siya, umiinit din yung ilalim doon sa kinalalagyan po ng oil cooler. At kapag kayong uminit yung ilalim nun, hindi siya nakakapagbigay ng tulong doon sa ating oil cooler para mapalamig yung ATF. At kapag ka uminit po yung ATF at nalampasan niya yung kanyang normal operating temperature, pumapasok po dyan yung jerking. Sabi nga natin, minsan kapag ka talagang mainit na, dyan po nagsisimula yung jerking at yung marami pang problema na sumisipa at kumakaldag yung ating transmisyon. So dito naman tayo mga kapatid, dito sa ating valve body. Ayan, ito yung ating valve body. Oh. Ayan. Sa loob ng valve body na ito mga kapatid, maraming maliliit na channels dyan. No? Yung mga channels po na yan ay pinapasukan ng mataas na pressure ng fluid. At yung mataas na pressure ng fluid po na yon ang magpapasukan doon sa mga clutches natin tulad ng mga to. Ayan, magpapasukan yan dito para i-compress at i-contract, i-compress. At kapag ka na-compress, iikot po itong gitna nito. Ito po, umiikot po ito kasama doon sa loob ng ating transmission. At yung pressure po na yon na nanggagaling dito sa ating valve body, no, malakas na malakas yon, magpapasukan dito, dito sa ating mga channels na to, sa maliliit na channels na yan. At dito po, ayan, magpapasukan yan dyan. Ang trabaho ng pressure na yon ay itulak yung mga clutches para magdikit-dikit. At kapag ka naman kailangan niyang maghiwa-hiwalay or mawalan siya ng dikit doon sa kanyang plates, itong mga to, kung kinakailangan humiwalay siya, hihiwalay siya, at ang kinokontrol din doon ay yung pressure. At kapag po ito ay dumumi, dahil nga po sa hindi natin siya naalagaan, yung mga maliliit na channels po sa loob nito, magbabara po yan. At kapag nagbara po yun, magkakaroon talaga ng problema sa shifting. Magkakaroon ng problema sa pagdikit-dikit nitong mga plates. At may pagkakataon, lalakas, mawawala yung bara, gaganda yung pressure, yun na. Yun na yung nararamdaman yung jerking. Ang dahilan po kung bakit nangyayari yun ay hindi po natin napapalitan sa tamang panahon yung ating automatic transmission fluid. At kapag po kayo ay nagpalit ng fluid, nag-drain and refill po kayo ng fluid at ginamitan nyo ng malakas na pressure, merong external pressure, itinutulak nga po yung mga dumi dun sa mga hindi niya naman dapat pasukan. So nakaklag po yung ating valve body, pumapasok yung dumi at nagkokos po ng malaking problema.
Mga kapatid, isang nagko-cause din po ng problema ng jerking ay yung ating mga solenoids. No, sa mga ordinaryong automatic transmission, minsan tatlo lang ang solenoid, may shift solenoid at saka yung ating lock-up clutch solenoid. Pero sa mga modern automatic transmission, talagang maraming na po yan. At kung nagkakaproblema po yung solenoid dahil sa pwedeng sa katandaan na rin niya or dahil nga sa maruming fluid na hindi natin na-maintain, hindi natin napagpalitan, nagbara yung loob or nagkaproblema yung electrical, yung ating shifting ay minsan na-delay, minsan na bigla-bigla na lang din na bubukas at sasara yung ating solenoid. So doon niyo po mararamdaman yung jerking. At yun po ay para ma-solve natin, para maayos natin, bubuksan mo ulit ang iyong transmission at i-check po natin ang ating mga solenoid. May mga solenoid po na ang pagkakagawa sa kanya ay ginamitan ng plastic. Kaya po kapag mainit na yung fluid ng ating automatic transmission, nadadamay po yan. Yung iba nga nagme-melt pa, natutunaw. Kaya po ang ating advice talaga, maglagay po kayo ng external oil cooler para maingatan po talaga yung ating automatic transmission. Kasi yung pag-init niya ng sobra, makapagdudulot po talaga ng problema yan at maaring sirain nga yung mga solenoid na plastic. So mga kapatid, sa dinami-dami ng pyesa dito sa ating transmission, itong nakikita nyo, ang pinaka-reliable po talaga dito na mapagtitiwalaan natin itong pump, itong oil pump. Yun nga lang, pwedeng magkaroon din ng problema to, factory defect, or yun nga, yung aging niya, yung masyadong matanda na, or naipa-rebuild nyo po, pero nasira yung o-ring dito. May o-ring kasi yan dito malaki. At sumisingaw, magdudulot din siya ng problema sa jerking. Kaya minsan, kung okay na lahat at may jerking pa rin, huwag po natin kalilimutan na ipa-check itong oil pump. Pwede rin po siyang mag-cause noon dahil sa kanya nanggagaling lahat yung puwersa na papasok dito sa ating torque converter. Yung pump na yun na ipapasok doon sa torque converter. Kung wala talagang ipapump to, itong oil pump natin, baka nga hindi na po talaga umandar yung ating sasakyan. At iyan nga yung mga may pagkakataon na ayaw nang kumambyo. Ayaw na po lahat kasi wala na po talagang gumagana ng pump doon sa loob ng ating transmission. Ito pa naman yung initial na magpapump. Ang oil pump po kasi ay nakakabit mismo dito sa ating torque converter. So ayan, papasok po dito yung oil pump. At yun naman pong nasa ilalim sa oil pan, papasok muna dito sa ating oil filter. Dadaan dito sa ilalim ng valve body at itong pinakagitna na to, dadaan po yung fluid, papasok naman dito. Kaya po pag-ikot ng torque converter, kasama na po yan. Yung nasa loob, hindi po ito. Ito nakalock po ito eh. So yung nasa loob, pinapaikot na po yan ng torque converter. Tapos lalabas po ngayon yung mga fluid dito. May mga butas po dito. Nalalabasan po ng fluid, papasok naman po dito sa ating casing. And i-distribute na po yan dito sa valve body. Ganun po ang mangyayari. Dito, lalabas po yan dito yung mga fluids natin, papasok sa valve body. Kaya po napaka-importante ng oil pump. Kung ito po ay magkakaroon ng problema, mawawala na po talaga yung pressure, mawawala na yung circulation ng fluid dito sa ating transmission. So mga kapatid, tapos tayo doon sa mechanical part sa loob ng transmission na nagko-cause ng jerk. Pero pwede rin yung ating wiring, pwede rin yung electrical, lalong-lalo na kung electronic yung ating transmission. Kung meron siyang valvetronic na valve body o electronic valve body, okay? Pwedeng magkaroon din ng problema kung yung wiring harness natin papunta dun sa ating ECU ay nagluloko. At pwede rin po na yung ating ECU ang may problema na. So pwede rin niyang mag-cause ng jerking. At mga kapatid, pwede rin naman po dun sa ating makina. Kapag yung makina natin wala sa tamang tune-up, pwedeng aabante, aatras, aabante, hindi maganda yung performance niya. Intermittent yung pasok ng fuel. So pwede rin ang jerking ay nagsisimula din po nang gagaling din sa ating makina. Pwede rin naman yung ating mga support, engine support at transmission support. So marami pong pwedeng pagkuhanan. Pero kapag yan ay nakita na ng ating pinagtitiwalaang mekaniko at nakita lahat ng problema, wala naman sa mga sinabi ko na to, sa loob na po tayo ng transmission. O yan mga kapatid, kung maaga-aga pa, ma-experience nyo yung jerking, abatan nyo kagad yan. Dapat immediate or ASAP, sabihin na natin, ipacheck nyo kagad. Kasi kung yan naman ay dahilan ng lumang fluid or baradong filter at yung mga minor na problems,
ay pwede pa nating mahabol yan, naayusin, di ba? Pero kung ang magiging problema ay pagtatagalin nyo at madami na, pati itong mga friction materials, no, yung oil cooler, nagbara, at yung iba-iba pa rito, hindi na po natin mahahabol yan. Mabilis pong mawawala yan. Mabilis pong magdi-deteriorate yung inyong transmission. At kapag kaganoon po ang nangyari, magre-rebuild na po tayo or mag-o-overhaul na tayo ng ating transmisyon. So ito po yung pinaka-importante na iiwanan ko po sa inyo, mga kapatid. Bawat manufacturer po ay nire-recommend nila yung tamang transmission fluid na gagamitin nyo po dyan sa inyong sasakyan, dyan sa inyong automatic transmission. Merong Dextron, merong Mercon. At meron din yung mga Honda, yung mga Toyota na ginagamit nilang ATF para doon sa mga minanufacture nilang sasakyan. So dapat importante, iyan po ang ating gagamitin. Sa una pa lang po na pagkabili nyo ng sasakyan nyo, tandaan nyo na po yan. Dahil kapag po yan ay inahaluan ng iba, ipinaservice nyo sa ibang shop at hindi niya alam na ang original palang fluid niyan ay halimbawa kung iyan ay si Toyota, magkakaproblema na kayo pag nahaluan ng iba yan. So very important po sa automatic transmission yung recommended oil. At kung kayo man po ay gagamit ng OEM, dapat tatanggalin nyo yung lumang oil. Diyan na nga po gagana yung ating dialysis. At yung pong ating dialysis, mga kapatid, kaya po natin yan ipinakita sa inyo, simpleng-simple lang po yan. Kayang-kaya nyo pong gawin yan at hindi nyo na po kailangan pumunta dito sa amin. Kung may mga tanong lamang po kayo, pwede po kayong mag-comments, pwede po kayong text kayo para masagot po namin yung mga tanong nyo tungkol dito sa dialysis. So mga kapatid, salamat po sa inyo. Sana nakatulong po sa inyo itong ating vlog tungkol sa jerking. At yung jerking po pala na ito ay pwedeng mag-cause na isang napakalaking problema. Pwedeng masira talaga yung ating buong automatic transmission. Kaya huwag nyo pong ipagwalang bahala yung jerking, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, mga kapatid. Nasali na ni Glenn yung ating Repsol ATF automator sa ating electrico. Ayan na, natapos niya ATF na masuli. Uy! Ayan, nagkapula na. Nagkapula na. Okay na po itong sasakyan. Balik na sa dati. Ito po yung dialysis natin. Dialysis natin, okay na okay na to. Maganda na siya manakbo. Wala na yung parang nagja-jerk na andar niya. Nakuha natin sa palit ATM filter sa dialysis. Okay na ba?